please welcome back to my channel. So for today's video, as you can see sa title, magbibigay ako ng 5 tips for those students na magsi-senior high. Kaya kung interested kayo sa mga ganitong klaseng video, please keep on watching. Before ako mag-proceed dun sa 5 tips na sinasabi ko sa inyo, gusto ko muna magbigay ng brief background or experiences ko about senior high. Kaka-graduate ko lang pala sa senior high, friends. Kung napanood nyo na yung graduation video ko, yun sa senior high yun. Kasi syempre, nandun din yung mga friends ko, tapos... Siyempre si Ken din doon din nag-aaral. Senior high, iba na talaga siya sa junior kasi mas mahirap yung mga tasks na ipapagawa sa inyo ng mga teachers nyo and yung stress talaga, iba na talaga siya. Pero kahit na ganun, fairness, masasabi ko talaga na sobrang nakaka-enjoy yung senior high kasi marami kayong mga matututunan and may experience na mas magmumold sa inyo as a student. So mag-proceed na tayo sa 5 tips for those students na magsi-senior high. First tip is attendance is a must. Kasi maraming nagawa sa isang araw na mahirap na siyang habulin sa totoo lang. Meron din kasing ibang teachers na nagbibigay sila ng mga points sa mga unexpected days. So, kapag uma-absent ka, baka mamaya ma-miss mo yun. And lastly, meron ding mga teachers friends na kasama sa grading system nila yung attendance nyo. Second is always list down notes. Alam ko isa to sa pinaka-basic, pero para sa akin, sobrang necessary niya, friends. Hindi lang naman para to sa mga magsi-senior high. Para sa akin din is sa kahit anong level, sobrang importante talaga neto. Dahil merong mga teachers na bigla silang magpapa-quiz or magpapa-test. And kapag wala kang notes, syempre, paano ka mag-aaral nun, diba? Kaya dapat habang nagtuturo yung teacher, gumagalaw din yung kamay mo. Ito rin, friends, habang nag-list down notes kayo nung mga pina-flash ng teachers nyo sa mga PPT nila, isulat nyo rin sa notebook nyo kung ano yung mga important details na sinasabi nila kasi minsan, isa rin yun sa mga sinasali nila sa mga quizzes nyo. Time ko dati nung grade 11 and grade 12, lagi ko yung ginagawa, friends, and sobrang effective nun para sa akin. Third is organize your things properly. Alam nyo, medyo guilty ako dito sa tip na to kasi ito siguro yung tip na hindi ko masyado nasusunod nung nasa senior high pa lang ako. Pero alam ko sobrang necessary siya. Talagang necessary siya, friends, kasi ngayon na, graduate na ako, ang dami kong demerits dahil lang dyan. May mga bagay na yun yung cause ng pagiging late ko. Kunwari, syempre, ako nga, as an EBM student, lagi namin kailangan ng calculator. May mga times na, syempre, nag-aaral ka sa gabi tapos may iiwan mo yung calculator dito sa bahay nyo and kailangan mong balikan. Tapos yun, malilate ka na. Alam kong mahirap, friends, especially kapag nandun ka na sa mismong situation na yun. Pero, lagi nyong i-remind yung sarili nyo na ayusin nyo pa rin yung mga gamit nyo na dadalhin sa school. Kasi bawat things na laman ng bag nyo is importante and yung, kahit yung mga basic lang, kung titignan mo, para lang silang mga basic, yung mga yellow pad, ball pen, calculator. Pero in the end, kayo rin yung magbe-benefit niyan. Sobrang malaking factor din yan sa inyo. At saka yun nga, para iwas talaga kayo sa mga offense and demerits katulad ko. Lalo na ikaw kung ini-aim mo na magkaroon ng honors pagka-graduate, dapat lagi mo itong tandaan tong tip na to. My fourth tip, friends, is do your best.
do your best. Mapa-assignment man yan sa major or minor, lagi nyong ilagay doon yung effort nyo and yung time nyo. Kasi dyan din nakikita, friends, if yung estudyante ba talaga nag-e-enjoy siya dun sa strand kung nasan siya. And in the end naman, friends, mapa-major or minor man yan, kasama pa rin yan sa iku-compute sa average nyo. My last tip, friends, is balance your time. Na feeling ko naman talaga na sobrang nasunod ko. Oo, friends, nasa school tayo, estudyante tayo, kailangan natin mag-aral. Pero at the same time, okay lang din naman makipag-hangout tayo sa mga friends natin. Kasi friends, naniniwala ako kapag ikaw, aral ka lang ng aral, darating yung time na madidrain ka. And kapag nadrain ka na, tatama rin ka na. Kasi syempre, wala kayong motivation and wala rin kayo na paglalabasan ng mga stress ninyo. At saka, friends, alam nyo, nung time ko dati, masyado ko nilook forward na sana mag-college na and all. Pero kapag nandun na ako, hindi ko namamalayan na sobrang bilis pala ng time. And bawat time, friends, dapat isulit nyo yun kasi for sure, mamimiss nyo talaga yung moment nyo dyan. Especially pag grade 12 na kayo, friends, kasi syempre, yun nga, graduating na kayo and magbibigay kayo ng time for your studies and as much as possible, magbigay rin kayo ng time for your friends and classmates kasi syempre, kapag naman magka-college na kayo, iba na ulit yung set of friends mo, yung set of classmates mo and katulad nung akin, kung sino yung mga halos ha, kung sino yung mga kaklase ko nung senior, sila din yung kaklase ko or mga batchmates ko nung junior. And dun na nga nagtatapos yung 5 tips na gusto kong ibigay sa inyo, friends. And sana kung ikaw, incoming SHS student ka, mag-enjoy ka sana sa SHS life mo kahit na online class ngayon. And sana rin nasa tamang track ka, tamang strand kasi huwag kayong pipili ng strand dahil lang nandun yung mga kaklase nyo kasi in the end, magsasawa kayo dyan, friends, dahil wala naman dun yung interest mo. By the way, friends, kung mahilig kayo sa mga tote bags, may business sila Andeng, pati yung kapatid niya. And ito yon, ililink ko na rin yung Facebook page nun sa may description box kung interested kayo. Kung nagustuhan nyo to, please don't forget to like, share and subscribe to my channel. At i-click nyo na rin yung notification bell para lagi kayo notify kapag may mga bago akong uploads. Yun lang! Bye!